Nang likhain ng Diyos ang langit at lupa, niloob niyang magkaroon ng liwanag at dilim. Pinaghiwalay niya ang lupa at dagat. Ninais niyang tumubo ang mga punong kahoy, damo at mga halaman. Lumikha siya ng mga isda upang lumangoy sa ilalim ng tubig. Mga ibon upang lumipad sa kalawakan. At sari-saring maamo at mababangis na hayop upang maglipana sa lupa. At pagkatapos, nilalang niya ang pinakadakila sa lahat, ang tao na kalarawan niya. Binigyan niya ng isip upang makakilala ng mabuti at masama. At dahil sa pagsuway sa kanyang ipinag-uutos, nabahira ng kasalanan ang tao at kanyang winika. Humayo kayo at magsipagsuplin. At dito nagsimulang dumami ang lahat ng may buhay na nilikha ng Diyos. Sa dahilang si Isaac ang inihiling ng Diyos kay Abraham upang iyalay sa kanya. Umakyat sila sa mundo. Doon ay gumawa sila ng altar. Doon ay itinali ni Abraham si Isaac na kanyang anak upang ialay sa Diyos. Kung siya ang nais mo, Panginoon, pagkakalab ko. Huwag mong dungisan ng dugo ng iyong anak ang iyong mga kamay. Nang dahil sa iyong matapat na paniniwala at pananalig sa akin, ang lahat ng lahi sa lupa na magbubuhat sa iyo ay pagpapalain ko. Isaac ang ipinangalan ko sa iyo sapagkat katulad ni Isaac na anak ni Abraham, ikaw ang magiging simbolo ng katapatan sa Diyos. Nalalaman ko na ang dumadaloy sa mga ugat mo ay ang dugo ni Abraham. Nasa iyo ang tapang, bilis at katatagan ng isang lalaking maaaring magtanggol ng mga nangangailangan ng tibo. Bumaba ka sa kabihasnan. Doon ay marami kang matututuhan tungkol sa sangkatauhan. Ngunit huwag mong iaalis sa iyong isipan na ang tao
ay hindi sa isang anyo mo lamang makikilala. Doon, tulad din dito sa gubat, ay maraming ahas. Ang pagkakaiba lamang ng ahas sa gubat ay iisa ang anyo. Ang ahas sa kabihasnan ay iba-iba ang uri, sapagkat marami sa kanila ay nabibihisan ng pagkukulwari. Pinaiibabawan ng malaki ang maliit, pinagsasamantalahan ng marunong ang mga mangmang, dinadaig ng malakas ang mahina, sapagkat balot ng kamandag ng kasakiman ang kanilang kaisipan. Iwan mo ako! Ano bang nangyayari? Iyak ka! Ano kami sa nahihirapan ng ganito? Pitawan mo anak mo, hayop! Pitawan mo yan! Iwan mo ako! Sa bawat hakbang na gagawin mo ay para sa kapakanan ng mga nangangailang ng iyong Papa! Pagkakay mo kayo, hayop! Kaya di mo nyo kapitawan ako! Gamitin mo ang iyong lakas sa pagtatanggol sa mahihina. Gamitin mo ang iyong salita upang ipagtanggol ang nahabi. At ipakita mo ang iyong tapang sa mga yumuyurak sa karapatan ng iba. Maraming salamat sa iyo, Ginoo. Maging matapat ka sa iyong kapwa, sapagkat sa pamamagitan nito ay magiging malapit ka sa Diyos.
Ate Melba, wala na ba tayo nakalimutan bilhin? Wala naman siguro, palagay ko kumpleto na yung pinamili natin. Tayna, malayo pa ang Santo Niño eh, baka gabihin tayo sa daan. Tayna. Aray. Mami, sandali lang. Biskarte, ano mo pare? Ang gaganda nyo, ha? Pwede mo makahalik sa inyong dalawa? Tigisa lang sa inyong dalawa. Sige na, tigisa lang. Wait ka na, huwag mong pantunin, malasin lang yan. Tigisa lang sa inyo. Tigil, pare. Dati. Ikaw! Ano tinitingin mo? Loko to ah. Ano sa inyo? Pare-pare, ang gara ng barilo. Ha? Bagay sa akin yun. Pare, huli mo. Huli mo ako bahala. Sige. Sige. Akin na ito ah. Tagal ng mga batang yun. Ah, eto na pala sila. Bakit naman ngayon lang kayo? Nagmerienda po kami, Itay. Si Rowena kasi nagugutom daw. Alam niyo, Itay, may bumastos sa amin doon. Sino bumastos sa inyo? Wala yun, mga lasing lang. Hindi nga namin pinansin eh. Mabuti na ang ginawa niyo. Sige, magsisakay na kayo. Aling Rosa, mukhang marami ka na pamilya. Hindi naman, tama lang para sa isang linggo. Thank you.
niyo dalhin yan! Wala kami ng buhay ang hindi yan! Sinasabi ko, iwan niyo ang pari sa Torino at kung hindi, papatay namin kayo lahat. Balita ko ay lalong lumulubha ang kalagayan ng mga tao sa baryo Santo Niño. Ano bang hakbang ang maaari mong isagawa, Hepe, para matulungan natin sila? Wala pong naisip sa ngayon, Mayor. Pero nagtalaga na ako ng mga pulis doon para pangalagaan sila. Ngunit ang matulis na ngayon, Mayor, ay para mga daga. Nagtatago sa kanilang lungga kapag nakikita ng pusa. At isa pa, Mayor, hindi pwede magtagal ang pulis natin doon dahil kulang tayo sa matauhan at kailangan din natin sila dito sa bayan. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit tinatakot nila ang mga tao at ibig nilang palayasin sa kani-kanilang mga lupain. Malalim yata iniisip niyo, Don Salvador. Mukhang mahirapan niyo na tayo mapalis sa mga taga-baryo Santo Niño. Sari-sari ng pananakot ang ginagawa sa kanila ng tulisang si Urbano. Pero ayaw pa rin nilang iwan at pagbili ang kanilang mga lupain. Don Salvador, kung gaano kabilis ang pagdami ng tao sa baryo Santo Niño, ay ganun din kabilis ang pagkapanot ng damuhan sa lupaing nakapaligid sa kanila. Baka naman dumating ang araw wala nang makain damo yung mga baka. Hindi dapat mangyari sinabi mo, Tristan. Sa mabuti o masamang paraan, lalayas silang lahat sa baryo Santo Niño. Kung aalis tayo rito, saan tayo pupunta? Sa kalagayan natin ngayon, kapag nawala pang ating mga lupain, ay para na rin tayong kinitlal ang buhay. Ano sa palagay niyo mga kasama? Lumaban tayo, Tinente. Mamatay tayo sa pagtatanggol ng ating karapatan. Huwag tayong magpakabigla ng pagpapasya. Ang isipin natin, sapat ba ang ating kakayahan upang labanan sila? Tama ang sabi ni Parin Doming, Tinente. Ang makakaharap natin ay pawang mamatay tao. Sanay pumatay at mamatay. Hanggang makaiwas, umiwas tayo. Huwag natin bahiran ng dugo ng ating mga kamay. Hindi ba mga kasama? Oh, ate, antok na ako eh. Ako man, inaantok na, matutulog na kami. Oh, sige, matulog na kayo. Kailangan natin ay pagkakaisa! Yan ang ating mabisang sandata laban sa mga taong yan! Magsintabi kayo! Kayo dyan! Kayo! Ikaw! Lumayo kayo dyan! Kayo! Bakit?
Anong kailangan nyo sa amin? Bilang Tenente Del Barrio, ay pinakikinggan kanila. Mabuti pa, himukin mo sila para umalis sa lugar na ito. Ngayon, kapag hindi ka nila sinunod, papatay namin kayo lahat! Ginoo, hindi ko saklaw ang kalooban ng mga tao rito. Ang bawat isa sa kanila ay may kalayaang magpasya para sa kanyang sarili. Ah! Ang nasabi ko na, ibigyan ko kayo ng 3 araw upang lisanin ang pok na ito. 3 araw! Tayo na! Abi! Kayo! Abi! Bakit niyo tinatakot ang taga-baryo? At sino kang nakikialam sa amin? Baka gusto magpakabayan eh. Ready? Subukan natin! Maraming salamat, Ginoo. Ngayon ay wala nang gagambala sa inyo. Hindi. Hindi, nagkakamali ka. Ang mga taong yan ay bahagi lamang ng kanilang grupo. Marami sila. At hanggat hindi namin sinusunod ang kanilang gusto na iwan ang lupang ito, patuloy nila kami liligaligin. E di ganun nga. 5 ang kalaban ng lalaking istranghero. Nagkabari lang pa nga eh. 7. Magandang gabi, Epe. Magandang gabi naman. Mukhang nagpapainit tayo, ah. Yo, nagpapantok lang. Ganun ba? Uminom kayo, Epe. Sige, salamat. Duty pa ako, eh. Aling Lolita, 1 kanan sa grillo nga. Aling Lolita, 1 bote pa nga. Este, Epe, nabalitaan na ba ninyo nangyari sa Barrio Santo Niño? Ano yun? Pinasok na naman mga tulisan ng taga-baryo at ginulo. 4 ang napatay, 1 nakatakas. May napatay? Napatay ng taga-baryo? Hindi ho taga-baryo. 1 lalaking hindi taga-ron. Sino naman lalaking yon? Ayon sa tiyahing kong nagbalita sa akin, bigla ang pagdating ng lalaking yon at tinulungan sila. Kung sa bagay eh, tama rin may lumalaban sa kanila. Baka sakaling matakot sila, eh di matitigil yung paggugol sa baryo, di ba paring Felix? Ewan ko, pare. Ang inaalala ko, baka lalong magulol sa galit ang mga tulisang yon. Lalo pat may napatay pala sa mga kasamahan nila. Mga gago! Mga lunel! 1 tao lamang pilayin niyo inyong mga pa! Sino tao yon? Hindi ko siya kilala. Pero sa palagay ko, isang istrangherong tumutulog sa mga taga-baryo. Istranghero? Urbano, ano yun, Longoy? Baka siya rin ang nakasagupa namin sa may pagpasok sa Barrio Santo Niño. Malamang, siya rin yung nakakalaban namin ni Godo sa bayan. Di ba, Godo? No. Alin, kung di lang kami nakainom, matagal ng patay yun. Di ba, Martin? Oo. At saka... Ah!
Tingin kayo! Pulo kayo! Bug! Giliyan mo! Magsama ka ng piling tauhan. Bumaba kayo sa pareho. At iharap niyo sa akin ang pakialam merong taong yan. Sapagkat gusto ko, ako ang magpasabog ng kanyang ulo. Sige na! Ang dalawa. Ikaw. Ikaw sumama ka sa amin. Tinente, nakita niyo ba ang Ate Melba ko? Nagpunta roon. Kasama ni Isaac. Ha? Tinente, napapansin ko mula nang dumating dito ang Isaac na yan, lagi sila magkasama ng Ate Melba. Masyado yatang napapalapit ang kalooban ng Ate Melba ko dyan eh. Rowena, kay bata-bata pa kung ano-ano na yan nasa isip mo. Sige, magwalis ka riyan. Siya nga pala, Isaac. Maraming salamat sa pagtulong mo sa amin. Nakalahan ang aking buhay sa pagtulong sa mga nangangailangan. Nahiwagaan ako sa iyo, Isaac. Bakit di sinusuong mo yung buhay para sa mataong hindi mo naman kaano-ano? Tulad namin. Darating ang araw, makikilala mo rin ang tunay kong pagkatao. Kung hindi mo mamasamain, saan ka nagbuhat? At bakit ka napadpad sa lugar na ito? Sa bundok ako lumaki. Wala akong kasama kundi ang ermita yung nagpalaki sa akin. Siya rin nagbukas ang aking isipan tungkol sa sangkatauhan. Bakit? Ang iyong mga magulang, nasaan sila? Patay na ang aking ina, Melba. At marahil, patay na rin ang aking ama. Hindi mo alam kung patay na o buhay pa ang iyong ama? Sanggol pa lamang ako nung dalhin ako ng aking ama sa bundok. Ayon sa pagkakakwento ng ermitanyo ng kuruga sa akin, ang aking mga magulang ay dati rin naninirahan dito sa kapatakan. Isabel? Isabel? Tanghali na ako yung baong ko. Kompleto na ba yan? Oo, kompleto na ito. Ay, itong kanin. Oo. Mukhang masarap, ha? Oo. Ah, sige. Tuloy na ba? Na kailan mamaya medyo makapaligo ka na, di ba? Talaga. Ah, sige, alis na ako. Sige, ingat. Mahirap lamang aking mga magulang. Subalit maligaya silang nabubuhay sa kabila ng kailang kahirapan. Magsasaka lamang aking ama na nagtatrabaho sa lupa na pag-aari ng isang mayaman sa kanlampok. Kasi silang pa lang sa akin ang aking ina. Nang isang araw. Huh? Alfon! Bakit ka narito? Anong kailangan mo? Ikaw, Isabel. Ikaw ang kailangan ko. Wala rito ang asawa ko eh. Alam ko. Pero hindi siya ang kailangan ko. Ikaw. Umalis ka na, Alpon. Baka abutan ka ng aking asawa. Hindi ako natatakot sa iyong asawa. Napakaganda mo, Isabel. Dapat sana eh. Sa akin ka nagpakasal. Hindi kay Manuel. Pero ngayon, mapapasa akin ka. Saka mo, butang! Halika to! Sinabi ko lang sa'yo, magiging ang akin ka. Isabel! Ah!
Isabel? Isabel? Isabel! Isabel? Isabel? Ano nangyari sa'yo? Sino may gagawin ito? Sino? Isabel? Namatay si Ina. Di na kaya ang kanyang katawan. Ang nangyari sa kanya. Ang lahat ng kanilang magandang pangarap ay inabot ng dapit hapon. Bakit, Manuel? Anong kailangan mo sa akin? Napakahayop mo. Ginahasa mo ni pinatay mo pa ang aking asawa. Wala ako nalalaman! Pag-isal ka na! Sapagkat isinumpa ko sa kanyang bangkay, papatayin kita! Huwag! Huwag mo ako patayin! Maawa ka sa akin! Hindi ko pinatay ang asawa mo! Huwag, Manuel! Huwag! 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 Huwag mo ako patayin. Maawa ka sa akin, Manuel. Hindi ko pinatay ang asawa. Maawa ka sa akin. Ayaw ko pumamatay. Maawa ka sa akin. Huwag! Huwag, Manuel. Hindi ko pinatay ang asawa. Huwag ko pumamatay, Manuel. Huwag, Manuel. Huwag! Huwag, Manuel! Tama ako. May humahabol sa akin. Bakit? Anong nangyari sa'yo? Nakamatay ako. Nakamatay ka? Sinong napatay mo? Si Alpon.
isang mayaman sa aming lugar. Inaasa niya ang aking sao. Pinatay. Pinaho ko. Iwan ako sa inyong bata. Kayo nang bahala. Magpalaki sa kanya. Iiwan mo sa akin ang bata. Paglaki ng bata, ibigay niyo sa kanya. Paggamit niyo kung kinakailangan, alis na ako. Umalis na sugatan ng aking ama. At hindi na muli nagbalik. At wala makapagsabi kung anong nangyari sa kanya. Malungkot pala ang buhay mo, Isaac. Siguro, kaya ka naririto upang maghiganti. Hindi, Melba. Kailanman, hindi tinanim ng matandang nagpalaki sa akin ang puot sa aking kapwa. Isaac, kung wala ka rin ng tiyak na patutunguhan, sana huwag ka nang umalis dito. Huwag ka mag-alala, Melba. Hindi ako alis dito hanggat hindi natatahimik ang baryong ito. Hindi yun ang dahilan, Isaac. Alangan man sabihin na isang babae, aaminin kong magaan ang loob ko sa'yo. Bakit kayo mahangos? Luwain ang makit kasi taas dali. Tininte, tiyak na si Isaac ang kailangan nila. Kung akong talaga sadya nila, huwag niyo akong alalahan. Huminahong kayo. Isaac, kung maaari sana'y iwasan natin ang muling pagdanak ng dugo. Kaya kung susundin mo ako, ang mabuti pa'y magtago ka na at ako na ang bahala sa kanila. Sige na anak, nakikiusap ako sa'yo. Alay ka na. Pero? Oo! Oh. Inoo, wala akong nalalaman sa mga sinasabi mo. Talaga matigas ka, Tininte! Ipakikita ko sa'yo ngayon na hindi kami nagbibiro! Mga bata, sunugin ang bahay! Teka, bakit mo kagawin yun, ha? Masakta, ha? Liyo yan! Sige, umilis ka! Ano ba? Ang solo ko ninyo! Tuli! Bilisan nyo! Dali nyo! Sunugin ang bahay! Isaac, hindi ka ba nasaktan? Hindi ka ba nasaktan, anak? Hindi naman ho. Tininte, mabuti pa yung malis muna ako sa lugar na ito. Ang dahil sa akin.
pati kayo nadadamay. Aalis ka, isa. Iiwanan mo kami. Ngayong higit ka namin kailangan. Huwag ka mag-alala, Melba. Lagi ako ang susubaybayan. Sa oras na kailangan niyo ako, darating ako. Tininte? Ikaw ang bahala, Isaac. Haasahan ka namin. Isa kayo sa karton ng mga taong yan. Dali na tiwanan sa may pagpasok ng bayan. Gusto ko malaman na may kapangyarihan ang mga nangyayari dito. Kami ang bahala, Isaac. Maraming salamat uli sa'yo. Sandali lang, tabi kayo, tabi kayo. Mayor, dito. Tabi na kayo, tabi na. Saan ang galing mo ito? Natagpo po namin sa bukanan ng bayan, hepe. Sino kaya may kagagawa nito, hepe? Maaaring taga-Bali Santo Niño. O di kaya, yung stranghero. Sino ang stranghero yun, Hepe? Ayon sa balitang narinig ko, mahiwagang pagdating ng taong yun sa Barrio Santo Niño. Wala nakakilala sa kanya. Pinagbabawal ng Panginoon Diyos ang kumitil ng buhay ng iyong kapwa. Subalit, sa hindi maiwasang pangyayari, ay nakapatay ka dahil sa pagtatanggol sa iyong sarili. O kaya'y ginamit mo ang iyong sandat at lakas upang iligtas ang buhay ng iyong kapwa. Ang kapatawaran at pangunawa ng batas at ng Panginoon Diyos ay mapapasa iyo, lalo pat ang mapapatay mo ay kalaban ng matahimik na lipunan. Kailan galing ang pakilamerong yan? At bakit na tinutulungan ng mga taga-Barrio Santo Niño? Baka naman naligaw lang sa baryo ang taong yun, Don Salvador. Masamang gutob ng loob ko, Tristan. Hindi maaaring sumuong sa kamatayan ng taong yun ng walang dahilan. Ano ngayon na nasa isip niyo, Don Salvador? Malaking hadlang ang taong yan sa ating mga binabalak. Tila yata siya ang sisira sa ating plano. Kailangan mawala sa ating landas. Don Salvador,
Baka gusto mo naman kami ni Hero ng lumakad at magligpit sa taong yan. Wag. Hindi tayo pwedeng lamantad. At ayaw akong mabaling sa akin ang hinala sa makaguluhan ang nangyayari dito. Si Urbano, kailangan makausap natin siya. Urbano, malaki na rin halaga na bibigay ko sa iyo. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nangyari sa pinagagawa ko. Masyadong matitigas ang ulo ng mga taga-Santo Niño. Lalo na ngayon may isang taong tumutulong sa kanila. Huwag mo sabihin na balot ng kilabot ang katawan mo sa taong yan. Wala akong kinatatakutan. At kapag nakaharap ko ang hayop na yan, tatalupan ko siya ng buhay. Gawin mo lang sa gawa, Urbano, bago mawala ang pagtitiwala sa iyo ng aking Panginoon. Kumilos ka, Urbano. Sayang ang malaking pabuyang nakalaan para sa iyo. Diyo! Ano yun, Urbano? Ikaw naman ang lumakad ngayon. Ipagpatuloy mo ang pagugulo sa Baryo Santo Niño. At huwag kang babalik na hindi mo kasama ang estrangherong yan. Beba! 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 Bakit, Linoy? Ang tatay mo, dalang mga tao, patay! Saan? Nandun! Ayun, no? Itay! Itay! Pang pena na nangyari sa kanya! Tatap ko namin siya patay. Sa kanya tumala. Itay! 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 Mayor, andito na ako sa Epe. Pinatawag niyo ako, Mayor. Maupo ka, Epe. Ibig kong magpunta ka ngayon sa Barrio Santo Niño. At alamin mo kung anong dahilan ng pagkamatay ni Mang Simeon. Iisang ugat ng kaguluhan ito, Mayor. Ang mga tulisan. Tila mahihirapan tayong sugpuin ang mga kaguluhan doon. Pero, naniniwala ako na darating din ang araw. Malulutas natin ang problema sa Santo Niño. Lalakad ako, Mayor. Isasama ko na si Valdivia. Sige, Epe. Luena, umakita ka sa taas at magpahinga. Ako nang bahala magbantay sa itay. Ate, paano na tayo ngayon? Iniwan na tayo ng itay. Mayawa ang Diyos, Luena. Hindi niya tayo pababayaan. Sige, pumanig na kayo. Tayo na, Luena. Melba, nagkikiramay ako sa'yo. Salamat. Ay, kawawang
Nakikiramay ako, Melba. Dinaramdam ko. Wala ako nung kailangan niyo ko. Wala kang dapat alalahanin, Isaac. Siguro, sadyang gandito na lamang buhay ni Itay. Nagpunta ako rito upang yatid aking pagkikiramay. Inaasahan ko na maunawaan mo na hindi ako maaaring magtagal dito. Naiintindihan ko, Isaac. Maraming salamat. Sandali lang, oh. Yes, sige. Sandali lang, kaibigan. Sino ka? Anong talagang bagay mo sa pukne to? Tungkol sa kapa, nagatid sa akin dito. Nakamatay ka. Sa anumang kadahilanan, yan ang dapat harapin at ipaliwanag sa batas. Sumama ka sa akin. Pepe, mawalang galang na sa inyo. Nakikiusap ako na kung maaari, pabayaan nyo na siya makalis. Pero tininte, bilang tininte del barrio, ako na ang bahalang magpaliwanag kay Mayor tungkol sa lahat na nangyari. At kung talagang kailangang kumarap siya sa batas, ako na magdadala sa kanya. Kayo ang bahala. Salamat. Sige na, anak. Salamat, to. Ilibing namin itong aming patay. Matagal na namin kayong pinalalayas sa lugar na ito. Pero ayaw nyo magsisunod. Pwes, magmula ngayon ay hindi na kayo maaaring makapaglibing ng inyong mga patay dito. Naintindihan nyo? Ha? Paano ito? Saan namin ililibing? Narinig nyo, mga kasama, saan daw nila ililibing ang kanilang patay? Ang mabuti pa, ibalik sa panig, itapos sa ilog. Sige! Kulin yan! Dali! Itapon! Sige! Ang ademonyo! Sige, sabunan! Subukan niyo! Ang ditaw ko lang yan!
sino mo tayo? Ha? Itiwan niyo ako! Stas! Stas! Itay! Inutil! Gago! Kailan! Sa pagkakataong ito, ibig ko na rin maniwalang wala kang magagawa, Urbano. Magsalita ka lang, Urbano. Sabihin mo lang kung kaya mo ang pinagagawa namin sa'yo. Hindi ko mismo lumakad, Urbano. Hindi ko sino-sino sa mga bata mo inutusan mo. Wala ka nang ginawa kundi magtago rito sa lungga mo. Huwag niyo akong piliting papundi sa inyong dalawa. Lalo ka na, Tristan! Dudukuhin ka sa akin! Don Salvador, sa huling pagkakataon, ipinangangako ko, ihaharap ko sa iyo ang taong yan, sa iyong harapan! Si Isaac! Paano? Si Anta ko sinasabi ko sa'yo. Ano, Urbano? Masabugin na ba namin ang bungo nito? Wag! Ibig kong makarating siya ng buhay kay Don Salvador. Hayop ka rin lalaki ka, no? Mamamatay ka na lamang, magdadamay ka pa! Gusto mong may kasama kang aharap kay Satras? Ha? Sige, dalihan! Mga kasama, si Urbano dumarating! Si Urbano dumarating! Don Salvador, kagaya ng sinabi ko sa inyo, narito na ang taong nagpapasakit ng ating ulo. Si Isaac! Ikaw pala si Isaac, ang magiting na tagapagtanggol ng mga taga-Baryo Santo Niño. Kung gano'n, kayo pala ang utak ng lahat ng mga kaguluhan. Oo! Nang dahil sa iyo, muntik lang gumuha ang pangarap kong maangkin ng lupain sa Baryo Santo Niño. Hindi kayo magtatagumpay, Don Salvador. Hambog ka magsalita, Isaac. Ngayon nakagapos ka. Kaya mo bang ipagtanggol ang mga taong pinagmamalasakitan mo? Mayigit na makapangyarihan. Natutulong sa kanila. Kahit ako'y wala. Tingnan natin, Isaac. Tingnan natin kung may liligtas sila at matutulungan. Nang sinasabi mong makapangyarihan. Anong ibig mong sabihin?
lulusubin namin ang Barrio Santo Niño. At wala kaming ititirang buhay sa kanila. Urbano! Kailangan pa ba natin patagalin ang buhay ng taong ito? Huwag kayong mainip. Sapagkat meron akong magandang binabalak. Ano yun, Urbano? Gusto kong bigyan ng kasiyasiyang kamatayan si Isaac bukas! Kasabay ng ating pagdiliwang sa ating tagumpay. Sa gagawin nating pagsalakay sa Barrio Santo Niño. Isaac, magiting na lalaki. Simulan mo na ang iyong pagdarasal, sapagkat mula rito'y paliliparin kita. At doon sa itaas, pilitin mong huwag bumaba. Pagkat doon ka bumagsak, ay tiyak na turog-turog ang iyong katawan. Doon! Hoy, Bano! Para naman palang pare! Papatayin mo rin lamang, marami ka pa seremonyas! Si Urbano pala, parang dumalagang manok. Putak ng putak, bago mangitlog! Nadali mo! Nadali mo! Nadali mo! Ah, ano, Urbano? Ano? Ano? Kapag hindi kayo tumigil na dalawa, pasasabugin ko bukanga nyo. Napigugin naman! Ba't kayo tumatawa? Tigil yung mga kalokohan nyo! Sige, Urbano. Ituloy mo lang gusto mong gawin kay Isaac. Okay, kayo dalawa. Utuloy lang tali sa paan ni Isaac. Kawawang Isaac! Hoy! Kayo dyan! Sundan ko sa bumagsak si Isaac! At dalhin sa akin ang labi ng kanyang katawan! Sige! Thank you.
Bumalik kayo lahat sa akin! May mahalaga ako sasabihin ninyo! Marating dito! Ipon-ipon kayo! Marating dito! Marating dito! Marating dito! Ang lahat ng tigapariyo! Huwag ipon-ipon kayo! May panganib na tumarating! Si Tininte, gusto ko siya makausap! Nasaan si Tininte? Gusto ko siya makausap! Tawagin niyo! Tininte, Tininte! Bakit, Fidel? Nandunong si Isaac. Hinahanap po kayo. Tininte, bakit? Nariyan daw si Isaac. Mayawang ka na lang. Tinan mo yung sinaing natin. Ayun o! Bakit na? Ano nangyari? Tininte, darating mga tulisan. Pagpapatayin kayo lahat. Pumunta kayo sa paglikas! Pasamantala ninyong iwanan ang barong ito. Ang lahat ng kalalakihan na gustong tumulong sa akin ay magpaiwan. Ilabas ang lahat na sandatang itinatago. Lalaban tayo. Pagtatanggol natin ang Barrio Santo Niño. Sige na mga kanayon. Sundin niyo si Isaac. Magsipaganda na kayo. Okay. Alis na tayo. Sandali lang, Urbano. Paano kung buhay pa si Isaac? Bueno, kung natatakot kayo, maaari na kayong maiwan dito. Ikaw, Heron! Ikaw, Tristan! Huwag mamatay na kaya namin, Urbano. Sasama kami sa'yo. Ipakikita ko sa'yo kung paano papatay ng Isaac na yan. Okay, Don Salvador. Sasama ba kayo? Sasama na rin ako, Urbano. Gusto ko makita ng inyong kahambugan. Lalo na ikaw. Tayo na. Ilan! Huwag matali kayo! Ilan! Makaabunta kayo ng mga tulisan! Kailangan makalayo kayo rito! Bago mauli ang lahat! O kayo dun! Bilis! Mag-ipon-ipon kayo! Bilis! O, paano kayo? Ito kayo nung bahala kay Rowena. Oo. Ate, paano kayo? Lali na, Rowena. Hinihingat ka. Dali mo. Ilan! Magpadali kayo! Makapunta kayo ng mga tulisan! Ilan! 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 Ang anak ko! Ang anak ko! Nasaan ang anak ko? Nasaan ko? Oh, madali kayo! Yung mga bata hindi makakalakad, gargay na, makakabakal yan! Alisan nyo! Aliwan ang bata ito! Thank you.
Bakit tayo huminto rito? Don Salvador, pansamantala dito tayo magpapalipas ng gabi. Malapit na ang Barrio Santo Niño. Bukas, pagsikat ng araw, sasalakay tayo. Ba't kailangan magpahinga pa tayo? Kating-kating na ang kamay ko sa isak na yan. Siya nga naman, Urbano. Ngayon na. Ipunin ninyong mabuti ang inyong mga lakas. Lalo na kayong dalawa. Bukas na bukas, mapapasaba kayo. Kailangan maging mahinga tayo. At kung sakaling buhay pa si isa, hindi natin alam kung anong uring patibong ang hinihintay niya sa atin. Magpahinga na kayo! Bakit hindi ka sumama sa manag silikas? Sa kang babae, hindi ka dapat nagpahita rin. Ibig ko magkaroon ng bahagi sa pagtatanggol sa baryong ito na pinagbuwisan ng buhay ng aking ama. Isaac! Mabuti pa kaya humingi tayo ng tulong sa bayan. Tiyak na malakas ang puwersa ng mga tulisan. Kayo ang bahala. Tininte, ako na ako lalakad. Oo, sige. Pero mapanganib ngayong gabi. Mabuti pa, bukas ka na ng umaga lumakad. Pagsikat ng araw. Urbano, sarado yata lahat ng mga bahay. Mukhang wala ng tao rito. Malamang natakot na sila lahat. Don Salvador, atin ang lugar na ito. Kung ganun, akin ang lupain ng Barrio Santo Niño. Urbano, alos palagay mo? Huwag kayong pakakasiguro, Don Salvador. Nagdududa ako sa katahimikan ng lugar na ito. Thank you.
Don Salvador, yan ang sinasabi ko sa inyo. Saro, Planas, kayo! Tignan niyo kung ano yun! Pasabugin mo! Ano nangyari sa'yo? Dali mo kay Mayor. Gusto ko siya makausap. Pangalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Mga magulang ko at kapatid, nais kong sariwain sa inyong alaala ang buhay ni Abraham at ng kanyang anak na si Isaac. Masyado kayo mayabang. Ngayon niyo pakita mga kilat nyo. Mga habog! At sinabi ng Panginoon, dahil sa iyong matapat na paniniwala at pananalig sa akin, ang lahat ng lahing magbubuhat sa iyo'y pagpapalain ko. At nang mamatay si Abraham, napunta kay Isaac ang pamumuno ng tribong naiwan ng kanyang ama. Naging mabuti siyang pinuno at tagapagtanggol ng kanyang nasasakupan.
pa rin yung tulong na hinihingi natin sa bayan. Aba, ewan ko. Nagtataka rin ako eh. Sino sa atin ang makatutulad kay Abraham? Kaya ba nating iandog ang ating dugo at sariling laman alang-alang sa pananampalataya sa kanya? Purihin natin ang Diyos. Ipadama natin ang ating matapat na pananalig at pananampalataya sa Kanya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Na si Jepe. Sir Jepe. Urbano. Lalong higit na dapat maubos silang lahat. Silang lahat! Doon tayo. Thank you.
Isukula. Ngayon ay matatahimik na kayo. Kung sakali maulit ang mga pangyayari, huwag kayong matakot na harapin ito. Mahigit na makapangyarihan. Natutulong sa inyo. Marami salamat, anak. Hindi namin makakalimutan ang ginawa mo ito. Alis na ho ako, tininte. Pag-iingat ka. Mabuhay, Ninja! Mabuhay, Ninja! Isaac. Isaac, kung iyong mamarapatin, handa akong maging gabay mo sa pagsalunga sa buhay. Salamat. Pag natagpuan ko na ang tunay na kahulugan ng buhay, babalik ako. Hintayin kita. Aalis na ako. Nang likhain ng Diyos ang langit at lupa, niloob niyang magkaroon ng liwanag at dilim. Pinaghiwalay niya ang lupa at dagat. Ninais niyang tumubo ang mga punong kahoy, damo at mga halaman. Lumikha siya ng mga isda upang lumangoy sa ilalim ng tubig. Mga ibon upang lumipad sa kalawakan. At sari-saring maamo at mababangis na hayop upang maglipana sa lupa. At pagkatapos, nilalang niya ang pinakadakila sa lahat, ang tao na kalarawan niya. Binigyan niya ng isip upang makakilala ng mabuti at masama. At dahil sa pagsuway sa kanyang ipinag-uutos, nabahira ng kasalanan ang tao at kanyang winika. Humayo kayo at magsipagsuplin. At dito nagsimulang dumami ang lahat ng may buhay na nilikha ng Diyos. Sa dahilang si Isaac ang hinihiling ng Diyos kay Abraham upang iyalay sa kanya. Umakyat sila sa bundok. Doon ay gumawa sila ng altar. Doon ay itinali ni Abraham si Isaac na kanyang anak upang ialay sa Diyos. Kung siya ang nais mo, Panginoon, pagkakalab ko. Huwag mong dungisan ang dugo ng iyong anak ang iyong mga kamay. Nang dahil sa iyong matapat na paniniwala at pananalig sa akin, ang lahat ng lahi sa lupa na magbubuhat sa iyo
ay pagpapalain ko. Isa akang ipinangalang ko sa iyo sapagkat katulad ni Isaac na anak ni Abraham, ikaw ang magiging simbolo ng katapatan sa Diyos. Nalalaman ko na ang dumadaloy sa mga ugat mo eh, ang dugo ni Abraham. Nasa iyo ang tapang, bilis, at katatagan ng isang lalaking maaaring magtanggol ng mga nangangailangan ng tibo. Baka sa kabihasnan. Doon ay marami kang matututuhan tungkol sa sangkatauhan. Ngunit huwag mong ialis sa iyong isipan na ang tao ay hindi sa isang anyo mo lamang makikilala. Doon, tulad din dito sa gubat, ay maraming ahas. Ang pagkakaiba lamang ng ahas sa gubat ay iisa ang anyo. Ang ahas sa kabihasnan ay iba-iba ang uri sapagkat marami sa kanila ay nabibihisan ng pagkukunwari. Pinaiibabawan ng malaki ang maliit, pinagsasamantalahan ng marunong ang mga mangmang, dinadaig ng malakas ang mahina sapagkat balot ng kamandag ng kasakiman ang kanilang kaisipan. Iwan mo ako! Ano bang kailangan? Iyak ka! Ano kami sa nahihirapan ng dito? Pitawan mo anak mo, hayop! Pitawan mo yan! Sa bawat hakbang na gagawin mo ay para sa kapakanan ng mga nangangailang ng iyong Papa! Papa! Ay mo kayo, hayo kaya di mo nyo kapitawin ako! Walang yan! Gamitin mo ang iyong lakas sa pagtatanggol sa mahihina. Gamitin mo ang iyong sanda upang ipagtanggol ang nahabi. At ipakita mo ang iyong tapang sa mga yumuyurak sa karapatan ng iba. Maraming salamat sa iyo, Ginoo. Maging matapat ka sa iyong kapwa sapagkat sa pamamagitan nito ay magiging malapit ka sa Diyos. Thank you.
Ate Melba, wala na ba tayo nakalimutan bilhin? Wala naman siguro, palagay ko kumpleto na yung pinamili natin. Tayna, malayo pa ang Santo Niño eh, baka gabihin tayo sa daan. Tayna. Mga miss, sandali lang. Biskarte ako pare. Ang gaganda nyo ha. Pwede mo makahalik sa inyong dalawa? Tigisa lang sa inyong dalawa. Sige na, sige na, tigisa lang. Pwede ka na, huwag mong pantinin, malasin lang yan. Tigisa lang sa inyo. Tigil ba Ikaw! Ba? Ano tinitingin mo? Loko to ah. Ano sa inyo? Pare-pare, ang gara ng barilo. Ha? Bagay sa akin yun. Pare, huli mo. Huli mo ako bahala. Sige. Sige. Akin na ito ah. Tagal ng mga batang yun. Ah, eto na pala sila. Bakit naman ngayon lang kayo? Nagmerienda po kami, Itay. Si Rowena kasi nagugutom daw. Alam niyo, Itay, may bumastos sa amin doon. Sino bumastos sa inyo? Wala yun, mga lasing lang. Hindi nga namin pinansin eh. Mabuti na ang ginawa niyo. Sige, magsisakay na kayo. Aling Rosa, mukhang marami ka na pamilya. Hindi naman, tama lang para sa isang linggo.
Balita ko ay lalong lumulubha ang kalagayan ng mga tao sa baryo Santo Niño. Ano bang hakbang ang maaari mong isagawa, Hepe, para matulungan natin sila? Wala pong naisip sa ngayon, Mayor. Pero nagtalaga na ako ng mga pulis doon para pangalagaan sila. Ngunit ang matulis na ngayon, Mayor, ay para mga daga. Nagtatago sa kanilang lungga kapag nakikita ng pusa. At isa pa, Mayor, hindi pwede magtagal ang pulis natin doon dahil kulang tayo sa matauhan at kailangan din natin sila dito sa bayan. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit tinatakot nila ang mga tao at ibig nilang palayasin sa kani-kanilang mga lupain. Malalim yata iniisip niyo, Don Salvador. Mukhang mahirapan niyo na tayo mapalis sa mga taga-baryo Santo Niño. Sari-sari ng pananakot ang ginagawa sa kanila ng tulisang si Urbano. Pero ayaw pa rin nilang iwan at pagbili ang kanilang mga lupain. Don Salvador, kung gaano kabilis ang pagdami ng tao sa baryo Santo Niño, ay ganun din kabilis ang pagkapanot ng damuhan sa lupain nakapaligid sa kanila. Baka naman dumating ang araw wala nang makain damo yung